Hello mga guys, welcome to my channel Alfax TV. Ug sa dili pa ta magsugod sa atong mga topic karon, palihug ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe ug hit the notification bell para maka-notify ka sa sunod nga mga videos. Hello mga guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Ang atin namang tatalakayin ngayon ay tungkol sa sekreto ng gayuma kung paano gagawin ang mga rituals. Mga guys, kayo po ba ay naniniwala sa mga anting-anting agimat at gayuma? Mayroon akong mga tips na gusto kong i-share sa inyo at nais kong ibahagi sa inyo na sana gawin nyo lang sa tama at mabuting paraan. Ang gayumang ito mga guys ay napakabisa at subok na sa akin at sa ibang taong nabigyan ko nito. Ang totoong kwento nito mga guys, meron akong isang kaibigan na dati nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ilang taong magpakahirap siya doon para lang maihaon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Subalit sa pag-uwi niya na ang kanya palang asawa ay nagluloko, sumama sa ibang lalaki at naubos ang kanyang naipundar. Mula noon, laking galitan niya sa mga babae. Hanggang sa dumating ang panahon na mayroong isang matandang lalaki na lumapit sa kanya at nagbigay ng isang gayuma para daw di siya maiwanan sa mga babaeng mamahalin niya, at agad niyang sinubukan ito at kumpirmadong napakabisa. Hanggang sa kami ay nagkasama, sinishare niya sa akin ang kanyang sekreto at sinubukan ko, at ito'y napakabisa at hindi ko na lang sasabihin, at ito ay sinishare ko sa iba. Katulad ng aming kapitbahay na isang babae na bago lang nag-graduate ng education, at ito ay nag-apply bilang isang guro ng pribadong eskwelahan. Palagi daw siyang pabalik-balik hanggang sa nalaman niya na mayroon ako nito, at binigyan ko siya at ito ay ginamit niya. Laking gulat niya na agad siya ay tinatanggap sa trabaho, kaya laking pasasalamat niya at mayroon pa akong nabigyan, at ang sabi nila ay successful. Ang sikretong mga sangkap. Number 1, bumili ka ng insinso at kamanyan. Number 2, bumili ka ng isang kandilang puti. Number 3, magkuha ka ng bao ng niyog at konting kahoy para ito ay pausokin. Number 4, kuha ka ng pirasong papel at isulat mo ito at memorizein mo. Number 5, sindihan mo ang kandila at lagyan mo ng kamanyan ang bao ng niyog at pausokin. Number 6, pagkatapos ikaw ay pumagitna sa bao na umuusok na nakapikit ang mga mata, at sabay mong mabanggitin ang nakasulat sa papel hanggang sa maubos ang kandila. Number 7, gawin mo sa araw ng Biyernes, mga hating gabi, 12 o'clock, sa lugar na ikaw lang ay nag-iisa. Paano gagawin?
Kapag ikaw ay may napupusuan na babae o lalaki, ito ang iyong gagawin. Kung okay siya na ikaw ay naninigarilyo habang kayo ay nag-uusap, banggitin mo ang nakasulat sa papel na nasa isip lang at sabay buga ng usok sa kanyang mukha. Kung ayaw niyang magsisigarilyo, pwede hangin lang na galing sa iyong bibig at sabay bigkas ng naturang mga sulat ng 7 beses at gaya din kung mag-apply ka ng trabaho habang ikaw ay ini-interview. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.